I'm Ed Ponce from Calapan City Oriental, Mindoro. Doon ako nag-elementary sa Mindoro. Then, dito ako nag-high school sa Batangas City. Upon graduating high school, nag-move out ako dito pumuntang Manila para maghanap ng trabaho. However, hindi naging madali sa akin na makapaghanap ng trabaho dahil kung anong pinasok ko dahil nga high school graduate lang ako. So, hindi ako natanggap. So, luckily, natanggap ako sa isang scrap shop dito sa may Villamo Air Base. So, scrapper ang tawag sa akin doon. Kaya lang, napakahirap na pinagdaanan ko. Unang-una, yung sahod ko sa shop is enough lang para doon sa pantusto sa pag-aaral ko. Eh, nag-supporta pa rin ako sa amin, sa Mindoro, sa tatay ko. So, nahati yung finance ko sa pag-aaral at saka supporta sa tatay ko. Kaya tipid na tipid ako noon. Talagang ultimong yung pagkain, tinitipid ko para lang hindi ako mabitin sa pantuition. So luckily, nakatapos ako sa pag-aaral dahil nga sa sipag at tiyaga ko. And napasok po ako bilang sundalo. So nagka-interest ako dahil ang tinitirahan ko is Villamo Air Base. So basically, yung mga tao doon, mga sundalo. And nakita ko yung culture, nakita ko rin yung kahit pa paano is above minimum or above average ang pamumuhay ng mga sundalo. So nagkaroon ako ng interest. So nag-exam ako ito sa Villamo Air Base sa tulong ng boss ko rin na anak niya ng sundalo. And luckily, way back 1999, natanggap ako mag-training sa Lipa, Fernando Air Base. And yun, dire-diretso na, nakagraduate ako bilang sundalo. I've been in the active military service for 23 years. So, nag-graduate ako at the age of 22, I think 23 years. And ito lang 2021, nag-retired po ako sa military service. Racket naman na hindi naman naapektuhan yung serbisyo ko. Ginagawa ko yun after off duty ko, wala akong pasok. So yun, kaya lang, hindi rin naging sapat yung buy and sell ko ng mga produkto, like, kasi umangkat din ako sa baklaran ng mga ano, yung mga Levi's na pantalon, binibenta ko, pahulugan. Pero kulang at kulang pa rin. So, minsan, nakapanood ako sa TV na pwede ka daw umaman. Doon na napasok ko sa network marketing. So, yun yung first attempt ko na mag-network way back 2001. I've been in the MLM industry siguro mga 3 to 4 networking company. I keep on trying, hindi man ako yung successful, try ulit ng iba. So I keep on trying until such time na napasok sa network marketing na nagkaroon ako ng pangalan and awardan din ako bilang Millionaires Club ng company and mga achievement na bilang isang top earners sa company.